Dumadating talaga yung mga panahon na parang ayaw nating kumilos, tinatamad tayo. Normal lang yun sa mga tao. Pero hindi naman porket na normal yun sa mga tao, ay hahayaan na natin na sila yung manalo sa mga katawan natin. Kaya dapat palagi natin naaalala na sa bawat problem na na-experience natin, katamaran man yan, pagpo-procrastinate man yan, na dapat yung mga ganitong bagay sa buhay natin, nagagawa natin ng action. Hi, kamusta ninyo lahat? Kung bago ko dito, ako si Wesley. At ngayon, pag-uusapan natin ngayon kung paano tayo magiging mas productive pa sa kung anong normal na kaya natin gawin or minsan kahit sa the best natin. Kasi naniniwala naman ako na ang pagiging productive, wala yan sa panahon, pero nakadepende yan sa'yo. Na kailangan natin ma-realize na lahat ng bagay, pati yung pagiging productive, may control pa rin tayo dyan. So dito sa video na to, meron akong mga 5 gamit na meron ako na pinag-investan ko na hindi naman masyadong mahal. Actually, medyo mura pa nga eh. Na pwede nyo rin bilhin para ma-achieve natin yung maximum productivity na pwede sa atin. Itong mga gamit na to, mga naging effective to sa akin na mas nakasipag sa akin, mas nakamotivate sa akin para kumilos, para gumawa ng mga assignments. Hindi ko naman magagarantee na gagana rin ito sa inyo or maging effective. Pero maganda rin na i-consider ninyo to. Unang-una, itong fake plant. Kung nakikita nyo sa mga previous videos na pwede nyo pa rin panoorin, makikita nyo itong plant na to sa background ng mga ibang videos ko ng bago. Kung titinan mo siya, pwede mo akong tanongin, Wesley, bakit ka bumibili ng halaman na plastic naman? Diba? Why not magkaroon ka lang ng halaman na totoo, ilagay mo sa table mo? Pero sa akin kasi, wala masyado akong effort sa mga ganyan-ganyan pag-aalaga ng mga halaman. Magkaroon naman ako ng tuwing na halaman sa table ko, hindi ko naman maalagaan, tapos nalanta. E di kapag tinitin ako yung halaman, imbis na maging mas productive ako, baliktad yung pwede kong possible na makuha. Pero kung mahilig ka naman mag-alaga ng halaman, okay lang sa iyo. Pero sa aming mga taong hindi naman mahilig mag-alaga ng halaman at gusto lang namin ng benefits na magkaroon ng visual appealing ng halaman sa isang table, itong halaman na to para sa inyo to. Binili ko lang to for around mga 49 pesos, mga 60. Magkasama na tong halaman sa kayong vase. Kasi yung mga iba kong nakikita sa Shopee, separate yung mga halaman sa vase. So yung mga nakikita ninyo na kapag magsa-search kayo ng mga alternatives dito, i-check nyo muna kung may kasama siyang vase sa description or baka mamaya sa picture lang siya may kasama. Pero pag binili ninyo, halaman lang siya. Para sa akin, napaka-effective nito. Although hindi ko naman ito tinititigan buong araw, pero pag nilalagay mo siya sa table mo, nagbibigay siya ng dagdag na kulay na parang nature na magkakaroon ng essence na parang nagiging lively yung mood sa pag-focus mo sa computer or sa table mo lang. Nawawala yung pagiging boring. Kaya kapag ito ay nasa table ko, kahit hindi ko man siya mismong tinititigan, basta nandun yung kulay niya na nagko-contribute sa itsura ng table, mas nagiging masaya at buhay yung pag-i-study ko at hindi siya yung parang boring na kailangan ko ito gawin na pipilitan. Yung next naman, itong nakikita nyo na physical to-do list ko. Although meron din akong to-do list sa cellphone ko at yung pangalan ng app na yon ay Tick-Tick, makikita nyo yun dito. Napaka-helpful ng to-do list sa cellphone dahil nare-remind ka nito kahit hindi mo na naalala at kahit anong isulat mo dito, for sure na mare-remind ka. Pero para sa akin, iniiwasan ko yung masyado akong nagiging reliance sa cellphone ko. Mas gusto ko pa rin na may nakikita akong mga bagay-bagay dito sa mundo kahit na hindi ko hawak yung phone ko. Kaya ito yung naging solusyon ko. Ito yung planano kong gawin na nakikita siya sa taas ng table ko na nakatayo para kahit hindi ako mag-i-stay sa desk ko, madaanan ko lang yung table, makikita ko yung nakasulat doon. Hindi naman tinutukoy nun na pag nakita ko yung kailangan kong gawin na nakasulat doon, gagawin ko na agad. Pero dahil nakikita ko siya, nandun yung urge na binibigay nun sa akin na ito, meron kang dapat gawin. Hindi ka dapat masyado nagpapahinga ngayon kasi meron ka pang requirements na dapat tapusin. At dahil nare-remind niya ako ng mga ganon, hindi nawawala sa isip ko na may dapat akong gawin. At kapag gusto kong ma-relieve yung sarili ko dun sa burden na may dapat akong gawin, napupush ako, natapusin ko na para wala na akong masyadong isipin pa. Yung pangatlo naman ay itong malaking notebook na meron ako. Bakit malaki? Pwede namang maliit. Pwede namang normal lang. Diba? Bakit kailangan ganito? Kasi para sa akin, mas nafe-feel ko yung freedom sa pagsusulat kapag alam kong marami akong space na susulatan. Although medyo hindi siya matipid na mindset, ano? Pero dahil wala akong iniisip na baka maubos itong laman ng notebook ko or maubos yung pages, mas na-encourage ako na magsulat sa mga dapat na isulat ko. Hindi ko nililimit kung anong dapat kong isulat at hindi ako nagka-cramp in sa mga maliliit na spaces para lang masulat yung notes or yung reviewer na gusto kong isulat. Gusto ko rin itong nandito sa taas, itong anong tawag dito? Roll ba to?
Kasi kapag nasa gilid, pag binuksan mo, mapupunta siya sa gitna. Ang problema doon, kapag magsusulat ka sa kaliwang part ng notebook habang naka-flat sa table, didikit yung mga spiral na to sa wrist mo and hindi siya ganun ka pleasing magsulat. Pero pag ganito, walang disturbance na mangyayari. Sobrang dali magsulat at walang masyadong hirap. At kung makikita niyo itong notebook na to, dotted siya, hindi siya yung line. Actually nga, iniisip ko yung walang mga nakasulat, kahit nga dotted, ayoko na ito eh. Pero iniisip ko na kailangan ko rin naman ng dotted para may guide pa rin sa sulat ko. Pero pinili ko yung dotted instead sa mga lines or sa graphs para nandun pa rin yung kalayaan ko sa pagsusulat. Hindi ako nagiging limited sa kung anong mga lines dun sa notebook. Yung susunod naman ay itong cellphone stand na to. Kung nakikita ninyo, meron ng goma. So, hindi na siya ganun kaayos since nung binili ko siya dahil mumurahin lang ito. Pero overall, napaka-helpful ito sa akin sa mga bagay na hindi ko masyado napapansin palagi. Kasi tayo mga tao, meron na tayong na-build na muscle memory na kailangan natin itaas yung phone sa mga mukha natin para hindi natin ma-feel na bored tayo or hindi nakakatamad. Diba may mga times na kapag ang tagal mo nang hindi gumagamit ng cellphone, bumabalik yung urge mo na at kailangan kong ma-check yung phone ko. Baka may mag-chat sa akin, baka may na-miss ako, baka may dapat akong makita. Kaya napaka-helpful itong phone stand para sa akin para kahit ilagay ko lang itong phone stand sa gilid ng kung anong bang ginagawa ko na nakapatong sa table, pumapasok sa subconscious mind ko na itong cellphone na to nakatapat pa rin sa mukha ko pero at the same time, nagsusulat ako ng mga ibang bagay. Kaya ang nangyayari, hindi mo man siya iniisip directly, pero nangyayari sa subconscious mind mo, nawawala yung boredom mo, nawawala yung pagiging mainipin mo, kasi yung cellphone mo nakatapat pa rin sa'yo. Pero in reality, wala ka namang ginagawa sa phone mo. Kaya para sa mga taong hindi nila masyadong mababa yung mga phones nila, maganda na magkaroon din kayo ng phone stand sa gilid ng table ninyo para kahit ayaw nyo man gamitin yung phone ninyo at gusto nyo magsimulang mag-aral, hindi kayo mag-board. Basta siguraduhin ninyo na naka-off yung mga notification ng phone mo. Kasi sayang din naman, di ba? Kung nakatapat nga sa'yo yung phone mo, pero nag-notify naman, nakita mo rin, nag-flash din yung ilaw ng phone mo. Na-distract ka. Kaya i-off nyo rin yung notifications ng phone ninyo. At yung huli naman, ito yung bagay na hindi masyadong pinaprioritize ng mga tao. At ito yung dedicated table mo para sa work mo or sa pag-aaral mo na pwede mong gamitin. Misa kasi meron tayong mga table sa bahay. Pero usually, may mga nakapatong na mga damit, may mga nakapatong na mga ibang gamit na hindi mo naman kailangan gamitin sa pag-aaral. Pero minsan, dahil may mga nakaharang dun sa table mo, dadagdag na naman sa isipan mo na ay, kailangan ko muna itong ayusin, kailangan mo muna itong tanggalin bago ka mag-aral. So, I highly encourage you na magkaroon tayo ng dedicated table. Hindi man masyadong malaki, hindi naman din sobrang liit. Pero yung tama lang na pwede mong paglagay ng phone mo, pwede mong paglagay ng notebook, or kahit ng laptop, okay na yon. Basta magkaroon tayo ng dedicated table na malinis at ang purpose lang nun ay sa pag-aaral mo. Dahil yung mga ganong klaseng table, mas nakaka-encourage. Basta, i-maintain nyo lang yung cleanliness na meron dapat itong table ninyo. Siguro, kung tinatamad kayo maglinis bagong gamitin yung table, pwede nyo gawin na after nyo gamitin yung table, dun lang kayo maglilinis. Para pag gusto nyo nang simula mag-aral or nagkaroon kayo ng pag-iisip na ay kailangan ko nang gawin yung assignment ko, hindi na kayo tatamarin pa. Dahil malinis ang table, hinihintay ka na lang niya. Ito mga maliliit na bagay na meron ako dito, hindi siya ganun siguro ka big deal or kung habang pinapanood itong video na to, hindi siya siguro ganun ka effective pa. Pero itong mga maliliit na mga bagay na ito, nag-a-add up siya. At pag pinagpatong-patong mo itong mga maliliit na bagay na to, doon mo makikita kung gaano siya ka-helpful sa'yo na ay maganda pala na meron ako mga ganitong gamit ngayon para maging mas productive tayo. Kung nagustuhan mo itong video na to, like ka lang. Kung hindi, isa mo sa ayaw mo. Subscribe ka, hitin niyo yung bell para sa mga susunod na videos katulad din ito. Bye!